Good morning mga kalapati. Papalik tayo ng loob natin. Mamaya nga isang ibon ibibigay na natin sa taga-Pasig. Pero umuwi siya ng Bulacan, bali ang trabaho niya sa Pasig. Ito nga yung mga alaga natin, pasilip ko sa inyo. Bali ang oras ngayon, 4:45 ng umaga. Nagaantay pa nga rin tayo ng training sa club. Yung ibang mga club nga, meron ng training. Sana nga magkaroon na para ma-load na natin itong ibang alaga natin. Dahil nga maaga pa, wala pang mga ibon, no? Nalimilipad doon, mga kalapati. Kapasilip ko itong loob natin. Ito yung paligid ng loob natin. Nagtataas ang mga kondo. Ayan. Kaya pag nag-aabang tayo ng mga ibon, nakikita natin agad sila. At pag maglalanding na sila dito sa loob natin. Paganda lang sa loob natin, nasa taas tayo. Ayun, may mataas na building pa at tower. Ayun, may isa na ako nakitang ibon. Doon banda may nagpalipad na. Ang aga po, nagparondo na kaagad ng ibon nila. Ito mga kalapati, o apat na ibon. Sobrang aga magpalipad, ayun pa isa, lima. Nagpapalipad na tayo dito. Alas 8 ng umaga. Pakain 9, sapon 3:30, pakain 4:30 PM. Bali nga mamaya yun sa ibon, ibibigyan na natin para makuha niya na. Bali ay ngayong araw, malapit ng sumikat. Ayun nga, ang dami na nila. Itong ibon na. Sobrang aga na magparonda ng may-ari nito. Minsan kasi mahirap magparonda mga kalapati ng maaga. Lalo yung mga ibon tatambay lang sa bubong. Dapat may oras kayo ng paparonda at pagpapakain. Suggestion ko lang naman mga kalapati para maiwasan yung nakatambay sila sa labas. Maiwasan din ang sakit at maiwasan yung mga kapitbahay na stricto. Ando na yung mga kalapati, lumayo na. Ugaliin nyo rin i-check yung mga ibon nyo, yung mga kalusugan nila, baka may matamlay dyan para maagapan nyo agad ang sakit nila at hindi makahawa. Araw-araw nyo silang obserbahan. Pagising nyo sa umaga o kahit anong oras mga kalapati, dahil maaga pa, mag-aalmusal muna tayo. 1 eternity later. Andito kami ni Kapakpak sa 7-Eleven dito sa GMA, tapat ng DLTV.
may inaantay kaming panshir, bibigyan namin ng ibon. Buti naman at kukunin niya na yung ibon niya, anak ni Morris Gordon. Bali, ito nga yung ibon, nakabox na. Matagal na natin na gustong ibigay sa kanya to, kaya lang busy siya sa work. Aantayin natin siya, nakita na kami dito sa 7-Eleven. Bali nga ito, si Teng San Jose, isang panshir. Ito nga yung ibon, no, para sa kanya. Dahil nga supporters natin siya ng RC Loop, binigyan pa tayo ng chicharon, no? Salamat, galing Bulacan pa yan. Wow naman! Wow! Wow! Ang masasabi mo sa RC Loop? Ha? Sa mga... gusto po magkaroon na mga gantang linyata, supporta lang po kayo kay Boss RC Loop. Ano? Maraming sila... Katibayan! Maraming salamat sa suporta mo, Teng San Jose, huwag kang magsawa. Ay, opo. Sumali ka sa parapol natin sa May 1. Yes. Ganap na 5 PM, live tayo sa fanpage ko sa FB. Maraming salamat sa'yo. Mabuhay ka, mabuhay mga panshir at mga mahilig sa ibon. Panshir ng taga Bulacan yan. Medyo napasarap yung kwentuhan namin dalawa. Isa sa mga sumusuporta sa RC Loop, si Teng Penega San Jose. Eto nga, magpapaalam na siya at uuwi na sa Bulacan.